tayo. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pagkilala at pagguhit ng foil, line, line segment at ray. Handa na ba kayong makinig? At bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Ibigay ang katumbas na fraction ng mga figure ni nasa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ang katumbas na fraction ng 3/5 ay? Tama, 6/10. Number 2, ang katumbas na fraction ng 4/8 ay? Mahusay, 3/6. At ang pangatlo, ang 1/3 naman ay katumbas nito ang 2/6. Magagaling! At ngayon, tingnan ang figure A at tukuyin ang ray na makikita dito. Nakikita nyo ba ang larawan, mga bata? Ngayon, ibigay isa-isa ang mga ray na makikita dito. Una ay ang ray GH. Tama. Number 2, ray GI. At ang pangatlong ray ay GJ. Magaling! Ang mga linya sa figure A ay may isang arrowhead at isang endpoint. At ito ay tinatawag nating ray. Naintindihan ba, mga bata? Ngayon naman, tignan ang larawan sa figure B at tukuyin ang mga line segment na makikita dito. Ang unang line segment ay line segment RE o ER. Pangalawang line segment ay ang line segment EY o YE. At ang pangatlong line segment ay MY o YM. At ang mga linya sa figure B ay may dalawang endpoint at tinatawag itong line segment. Naintindihan nyo ba, mga bata? At ngayon naman ay tignan natin ang figure C. Ibigay ang mga linya na makikita natin sa figure C. Ang unang linya ay ang line NO o ON. Pangalawang linya ay ang line PQ o QP. At ang mga linya sa figure C ay may dalawang arrowhead at tinatawag itong linya. Ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod. Tingnan ang figure at sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Ang unang katanungan, magbigay ng pangalan ng point na makikita sa larawan. Tama, ito ay ang point M, point N, point O, at ang point P. At ngayon naman sa pangalawang tanong, magbigay ng tatlong line segment. Line segment MN, line segment NO, at line segment OP. Magagaling! At ang pangatlo ay isa-isahin ang ray na makikita sa figure. Narito ang mga ray na makikita sa figure. Ray MP, ray NP, ray OP, ray NM, ray PM, at ray OM. Magagaling, mga bata! Laging tandaan, ang point ay maaring pangalanan ng letra. Ang ray naman ay figure na may isang endpoint at arrowhead. Ang linya ay may dalawang arrowhead sa magkabilang dulo. Ang line segment ay may dalawang endpoint. Para sa gawain yan, isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel at ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. Number 1, ang tuldok o dot ay kumakatawan sa patlang A ray, B point, C line, D line segment. Number 2, ang patlang ay maaring lumawig ng walang katapusan sa magkabilang direksyon A dot, B line, C point, D segment. Number 3, ang ray ay bahagi ng linya na binubuo ng isang endpoint at patlang A line, B endpoint, C dot, D arrowhead. Number 4, ang line segment ay bahagi rin ng linya na may patlang endpoint A isa, B dalawa, 3 tatlo, D 4.
Number 5, ang simbolong ito ay kumakatawan sa katlang. A. Segment, B. Ray, C. Point, D. Line. At para sa isang maikling pagsusulit, isulat kung ito ay point, ray, line, o line segment. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. At ngayon naman, ay isusunod nating tatalakayin ang pagkilala at pagguhit ng parallel, intersecting, at perpendicular lines. Ngayon, pag-aralan natin mga bata ang figure na nasa ibaba. Ito ang figure A, ito naman ang figure B, at ito ang figure C. Ilarawan ang mga linya sa figure A, figure B, at figure C. Ano ang tawag sa mga linyang ito? May ideya na ba kayong mga bata kung anong linyang mga ito? Tama! Ang figure A o ang mga linya sa figure A ay hindi nagsasalubong o nagkakaugnay. Ang tawag sa mga ito ay parallel lines. Kung titignan nyo maigi ang mga linya sa figure A, hindi nga ito nagkakasalubong o nagkakaugnay. Kaya sila ay tinatawag na parallel lines. Para naman sa figure B, ay mga linya na nagsasalubong sa isang dako at bumubuo ng kwadradong sulok o right angle. At ang tawag sa mga linyang ito ay tinatawag nating perpendicular line. At para naman sa figure C, ang mga linya nito ay nagsasalubong din sa isang dako ngunit ang sulok nito ay hindi kwadrado o right angle. At ito ay tinatawag natin intersecting lines. Nakuha niyo ba mga bata? Ngayon gawin natin ito. Kilalanin ang uri ng bawat pares ng linya sa bawat bilang. Isulat kung ito ay parallel, kung ito ay intersecting o perpendicular line. Number 1, ito ay tama, parallel lines. Number 2, ito ay perpendicular lines. Number 3, ito ay intersecting lines. At ang pang-apat, ito ay parallel. At ang panghuli ay perpendicular. Magagaling mga bata! Laging tandaan, ang parallel lines ay mga linyang hindi nagsasalubong o nagkakaugnay. Ang simbolong yan ay nagpapahiwatig na hindi pagkakaugnay. Ang perpendicular lines naman ay mga linyang nagsasalubong sa isang dako na bumubuo ng kwadradong sulok o right angle. Ang intersecting naman ay mga linya kung ang mga ito ay nagsasalubong sa isang dako ngunit ang sulok nito ay hindi kwadrado o right angle. At para sa gawain ito, tukuyin kung ang linyang nabuo sa loob ng bawat larawan ay parallel, perpendicular o intersecting. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. At para sa pangwakas na pagsusulit, kilalanin ang uri ng bawat pares ng linya sa bawat bilang. Isulat kung ito ay parallel, intersecting o perpendicular. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. Diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat! Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Paalam!